Samantala, nakilala po sa kanyang galing sa pagsusulat ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Pero bukod dito, may tuturing din siyang foodie o dahil daw ito'y mahilig din sa pagkain. Narito po ang report. Ngayong araw, ginugunita natin ang 156 na anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Jose Rizal. Ang mga sinulat ni Rizal, bumasag sa ideya ng kolonyalismo at pumukaw sa diwa ng mga Pilipino para makamit ang kalayaan ng ating bansa. Alam niyo bang bukod sa Noli Mitangere at El Filibusterismo, mayroon pang pangatlong nobela na hindi natapos ang ating pambansang bayani? Ito ang Makamisa. So basically, yung Makamisa is just the title of the first chapter of a novel that he wanted to write, no? Actually, dalawang drafts yung nakita sa mga papers ni Rizal na nasa National Library. Yung isang draft ay Tagalog. Bukod sa pagsusulat, ang isa pang hilig ni Pepe, kumain. Sa modernong panahon, maituturing nga raw siya bilang isang foodie dahil sa hilig niya sa iba't ibang klase ng pagkain. Ang kanyang hilig sa pagkain, mababakas nga raw sa kanyang mga isinulat na nobela. Kung titignan mo yung nobela ni Rizal, marami siyang references sa pagluluto, sa pagkain, di ba? Nandiyan tinola, may pinakain kay Padre Damaso. Karaniwan, ang almusal niya, kanin na may sardinas secas o mas kilala natin sa tawag ngayong tuyo. Kapares ng kanin na may tuyo ay ang mainit-init na tsokolate. Galing siya sa may kayang pamilya. At pag may kaya ka noon, enjoy na enjoy mo yung tinatawag na tsokolate espresso. Yung tawag nila, tsokolate eh. No? Yung tsokolate akas eh, yun yung malabnaw. Pero hindi lang binubusog ni Rizal ang mga pagkain ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang kaalaman. Hilig niya ang pagbabasa ng mga libro na mababaka sa kanyang kabataan. Kasi si Rizal, nung bata siya, sinasabi na ang Rizal family ay mayroong 1,000 aklat sa kanilang bahay sa Calamba. Noong siya ay pinatapon sa dapitan, mayroon siya mga kinolektang iba't ibang klase ng hayop na nooy hindi pangkaraniwan sa kanila. Kalaunan, isinunod ang siyentipikong katawagan sa mga ito sa pangalan ni Rizal. Pre-preserve niya, papadala niya sa sa Germany, tsaka sa iba pang mga lugar sa Europa para makita ng mga scientist na friends niya. Tatlo yon, Draco Rizali, which is the lizard, na mataas daw tumalon. Tapos yung Apogonia Rizali, which is yung beetle. Ano yon? Yun yung beetle na natagpuan ni Rizal. Tapos yung Rhacoporus Rizali, yun naman yung frog na mataas ding tumalon. Itinuturing din si Rizal bilang father of Philippine comics dahil sa kanya mga drawing at sketches. Sa Germany, gumawa siya ng mga illustrations batay sa isang parang children's story. Dalawang magkapatid o dalawang magkaibigan na tumatawid sa ilog. And there was one time na si Jose Rizal ay nasa bahay ng mga Luna. Dinawingan niya yung sketchbook ni Juan Luna. Ang sinasabi nila, yung Pagong at ang Matsing ang isa din sa mga unang comics na ginawa ng isang Pilipino. Sa dinami-rami ng talento ni Rizal na ambag niya sa ating lipunan, ang kanya pa rin pinakamahalagang pamana, ang pagiging huwaran sa pagmamahal sa ating bayan. Susan Enriquez, GMA News.